Hi guys, kumusta na kayo? Okay, sa video na to, pag-aaralan natin yung candlestick charting using the book of Marvin Germo, Breaking the Resistance. Credit nga pala sa author nitong libro kay Marvin Germo. Ito yung gagamitin natin sa pag-aaral natin sa candlestick chart. Ito nga pala yung itsura ng candlesticks, may green at may red. Mamaya explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng red at anong ibig sabihin ng green. Pag-aaralan natin yung candlestick kasi isa siya sa mga ginagamit na charting sa technical analysis. Sabi dito, yung technical analysis, it predicts the price movement by examining historical data, mainly price and volume. Yung karamihan kasi ng mga investors, katulad ni Warren Buffett, di ba? Yung strategy niya, nagbe-base siya sa fundamentals. So, sa fundamental analysis naman, tinitingnan ng investor yung revenue, yung valuation, or industry trends. Pero sabi dito, yung fundamental factors, hindi laging nagre-reflect yung market price. Kaya halos karamihan ang ginagamit nila is technical analysis para ma-predict nila yung movement ng price by just examining historical data, mainly the price and volume. And isa sa mga chart na ginagamit sa technical analysis is yung candlesticks. Balik tayo dito sa charting. May iba't ibang klase ng chart na ginagamit. Merong bar, merong line, merong mountain. Pero halos lahat ng mga technical analyst, ang ginagamit talaga nila is itong candlesticks. Ito nga palang isang candlestick, nire-represent niya yung price movement nung certain time frame. So ito nakaset to sa one day. So ibig sabihin, itong one candlestick na to, nire-represent niya yung price movement nung araw na yun. Pero kung pipiliin ko yung time frame, halimbawa gusto ko 10 minutes. So, itong candlestick na to, isang candlestick, nire-represent niya yung every 10 minutes price movement. So, ganun yun. Intindihin nga muna pala natin kung ano yung bullish and bearish sentiments. Sabi dito, yung bullish daw, it refers to the optimistic belief that the price will go up. Sa bearish naman, it used to describe the belief that the price will go down. So, ito yung pataas, ito yung pababa. Bullish, pataas, bearish, pababa. Pag-aralan natin yung mga parts ng candlesticks. Okay, so unahin natin tong green. Ang tawag dito, body. For example, nung araw na yun, yung stocks, nag-open siya at the price of 16 pesos. And then, nag-close siya on that day at the price of 19 pesos. So, pataas siya, kaya ang tawag dito, bullish. Itong stocks na to, maraming gustong bumili nung araw na yun. Kaya, sa price na 16, bigla siyang umakyat ng 19. Punta naman natin tong red. For example, nag-open siya at the price of 19. Tapos, nag-close siya at the price of 16 pesos. So, pababa siya. Maraming nagbenta ng araw na yon. So, ang tawag dito, bearish. Ano naman ang tawag dito sa part na to? Ito yung tinatawag na wick. Kaya, di ba, candle. Kasi ito yung parang mitya niya. So, ano naman yung significance nito? For example, yung price nag-open ng 19.2 pesos. Pero nung araw na yon, yung presyo niya bumaba siya hanggang 19.15 pesos. Tapos, nag-close siya at 20.5 pesos. Pero, umakyat pa rin siya hanggang
21.5. Kung mapapansin nyo, itong opening price niya, napaka-close niya dito sa lowest price niya. Ang ibig sabihin nito, maraming naniniwala na itong stocks na to, cheap na siya at around 19.15 hanggang sa 19.2. Explain naman natin itong dito sa taas. Yung price niya, nag-close at 20.5, mas mababa dun sa highest peak niya at the price of 21.5. Yung ibig sabihin nito, itong price na to, na 21.5, hindi siya sustainable kasi maraming investor yung nag-hesitate na bilhin itong stocks na to at the highest peak price of 21.5 kasi iniisip nila na masyado nang expensive yung price na 21.5. Kaya kung yung investor mag-hesitate na bilhin itong stocks na to at 21.5, mag-fail siya na umakyat. Hindi talaga siya aakyat. Kaya nag-close siya at 20.5. So, ganun yun guys. Kung maraming buyer, yung price niya aakyat. Pero kung maraming seller, yung price niya bababa. Okay, punta naman tayo dito sa red. For example, yung stocks na to, nag-open siya at the price of 7.25 pesos. And then, yung pinaka-highest price niya is umabot siya ng 7.27. Pero, nag-close siya at 7.24. Tapos, yung pinaka-low niya is 7.22. Okay, so, ang configuration na to is bearish. Bakit? Kasi nag-open siya ng mas mataas pero nag-close siya ng mas mababang presyo. Dito naman, maraming seller noong mga araw na yon. Kaya yung buyer, hindi na sila willing na bumili ng stocks more than 7.24. Kaya nag-close yung stocks dito sa price na to. Okay, balikan natin to. Sabi dito sa book ni Marvin Germo, the greater the distance between the opening and the closing price, the more bullish the stock is because it gives you a stronger conviction that the investors are willing to buy at a higher price. So, ito talaga bullish to. Dito naman, the larger the distance between the two, the more bearish the stock is. And malalaman mo na yung mga investors willing silang magbenta ng stock at whatever price possible. So, eto, palugi to. Gusto na nilang lumabas dito sa stocks na to, kaya nagbibenta na sila ng palugi. Kaya ito yung bearish. Okay, balikan natin tong chart ng BDO. At dito, base dito, babasahin natin yung mga presyo dito sa body and wick nitong candlestick para maging familiar tayo, okay? So, unahin natin yung green. Ito yung bullish nung isang araw to. So, remember, yung isang candlestick nagre-represent to ng one day. Alright? So, sabi dito, nag-open yung price niya at 124.55 at nag-close siya ng mas mataas at 125.23. Pero nung kahapon, ang inakyat ng presyo niya is up to 125.3 and ang binaba niya is hanggang 123.53. Okay, so punta naman tayo dito sa red. Ito naman yung bearish. Sabi dito, kaninang umaga or kaninang hapon, nagtapos yung presyo niya sa mababang presyo. Okay, so sabi dito sa candlestick,
Nag-open siya at the price of 126.06, pero nag-close siya at the price of 125.53. Pero bumaba pa siya ng hanggang 123.30 at yung price na inakyat niya sana is up to 126.51. Okay, so ganun magbasa ng candlestick sa isang chart. Ang galing niya na guys, di ba? Marunong na kayo magbasa. Okay, tapos na tayo dito sa session na to. Sa susunod nating session, sa part 2, magkakaroon tayo ng mga exercises. So, malalaman natin kung paano magbasa ng candlestick chart para ma-identify mo kung bullish ba or bearish. Okay? Salamat nga pala sa panonood guys, and I'll see you again on my next video. Abangan nyo yun na kasi importante yun. Bye!